Mag-iisang linggo lang nakaburol ang bangkay ni Ginang Teresita Bautista. Noong nakaraang 13 ng Pebrero pa kasi siya pinawian ng buhay. Pero hanggang sa mga oras na ito, isang malaking palaisipan pa rin daw para sa naulilang si Mang Benji ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ilang araw bago bawian ng buhay, ganito ang itsura ni Ginang Teresita. Isang misteryosong sakit ang dumapo kay Teresita na naging sanhi ng pangingitim at pangangapal ng kanyang balat mula sa kanyang muka hanggang sa buong katawan. Sila raw ay pwede maging mga kaibigan. Ngunit pwede rin maging kalaban. Posible raw magdala ng swerte at pwede rin maghigante. Tabi-tabi po, pero may nuno nga ba sa punso? O sila ba'y mga karakter lamang na nabubuhay dahil sa mga kwento? Ako po si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ako'y nagtataka sa aking nakikita. Ako ba'y pinaglalaruan ng aking isipan? Ako'y nagtatanong bakit may bumubulong anong kababalaghan aking nararamdaman. Ang ating mundo'y napabalot ng misteryo. Hanggang kailan sisigaw, hanggang saan tatakbo? Ako po. Magandang umaga po, Ryan Eigenman po. Yung sakit niya po, kailan lang nag-umpisa? Last November na po. November. So, 4 na buwan. Ano yung mga simptomas? Marami yung mga ganyang kalakay. Di ba? Yung mga, almost siguro, mga 15 pieces na yung bilog na gano'n, na dikit-dikit yun. Para bang utak ng tao. Agad daw silang kumonsulta sa doktor para malaman kung ano kaya ang mga bukol na tumubo sa katawan ng kanyang asawa. Check up ng doktor. So, wala namang makita doon sa laboratory, sa ihi, sa dugo. Ilang linggo raw matapos magpatingin sa doktor, nagsimula raw mamula ang balat ni Aling Teresita. Oo, makati. Talagang. Pagka sumumpong ng kati yun, hindi makakatulong magdamag yun. Kamot ang kamot yun. Dahil sa kakulangan ng pera para sa karagdagang lab tests, nagpasya na lamang ang mag-asawa na humingi ng tulong sa albularyo. Yung pinatawas ko sa mga mediko, so nakita, hindi lang pala gawa ng tao at nakasunog daw siya ng duwende. Hapon, yung misis ko na yan, nagsunog ng dahon ng mangga. Nagkataon yung duwending itim na yun, andun, na namamahina. Kaya nasilaban. Isang linggo ko lang pinaliguan ng mga herbal, mga dahon-dahon. Biglang nangitim lahat niya. Ganun istorya niya. Lumana. Ayan. Ala naman na makalunas doon sa pangingitim na yun. Hindi ko na maalam kung anong gagawin ko na. Hanggang sa nangyari ang kinakatakutan ni Mang Benji. Noong bandang alas 2 ng madaling araw, Saturday na, ginising ako niyan, kinabit ako, papa, kanya, iihi ako. Yung angat ko lang ng ulo niyan ganun, para umupo, sa higaan, umago ko na. Binaba ko lungay nga na. Pinapampo na yung dibdib. Kung makikita niyo yung old picture niya, kung ikukumpara ko with this, parang yung buong mukha niya na maga talaga, na nag-iba ng kulay, nagkulay puno ng mangga. Everything is namamaga. Pisngi, labi, baba, ilong, mata, noo, lahat namaga na. Inilapit namin ang kaso ni Teresita sa paranormal expert na si Anthony Vivero. Maging siya ay naniniwala na gawa nga ito ng duwende.
may sa sense ko, maaaring duwende nga. Kasi sa makikita sa mga ginawang paglalaro o parusa, no? Dalawa kasi yan, either nilaro o pinarusahan talagang husto hanggang maghirap at tuluyang mamatay. So, maaaring may katotohanan ng claim dyan. Dagdag pa niya, bagamat sumakabilang buhay na, nangangailangan pa rin daw ng tulong ni Teresita. Oh, yun ang napakiramdam ko, no, na trap. Kaya nga sa unang tingin mo pa lang, gusto mong tulungan na agad. Kung di siya makaka-move over, magiging isang kaluluwa siyang ligaw, no, na pwedeng manggulo rin. At the same time is matatawag natin makaka-disgrasya pa rin sa mga tao na hindi nakakaalam. Baka ang mangyari is magiganti siya. Kaya naman minabuti niyang gawin ng isang ritual para tuluyang mapalaya ang di umano'y nagdurusa pang kaluluwa ni Teresita. At humingi kami ng paumanhin o patawad kung ano mong pagkukulang at pagkakamali na gawin. Ang orasyon at alay na dugong ito raw ang kailangan para matahimik na ang kaluluwa ni Teresita. Bisperas ng araw ng mga puso na maalam sa kanyang mga mahal sa buhay si Teresita, ang mga tinuturong salarin, ang mga duwending itim na kanyang di sinasadyang nasunog. Ayon sa paranormal expert na si Anthony Vivero, bagamat may mga kamalasang natitikman ng ilan dahil sa mga duwende, hindi raw totoo na masasama sila. Ayon sa paniniwala ko at sa nakita ko, dalawa lang klase ng duwende. Isang mabait at isang mainitin ang ulo. Agad yung mabait, kadalasan, kahit masaktan, lumalayo lang. Pero may mga mainit ang ulo. Yung wala lang kalang respeto, bubueltaan at bubueltaan ka. Dahil espiritu ng kalikasan ng mga duwende, may mga tao lang na tulad ni Anthony ang may kakayahang makakita sa kanila. May facial expression sila na masayahin na parang mga bata. Minsan na pagkakamalan itong mga bata, lalo na pag sa malayo ang ito nakikita, pero may kakaiba dahil ang mga damit nila kadalasan ay makikintab. Dapat daw natin maintindihan na ang mga masamang nangyayari na di umano'y dulot ng duwende ay dahil na rin sa ating kagagawan. That's why kung mayroong pagsira na ginagawa ng mga tao sa kalikasan, katulad ng mga nangyayari sa nakikita natin sa paligid, dito nagkakaroon ng pagganti o pananakit ng mga duwende, which is nagkakaroon ng negative, no, na pagkakaintindi o pantakot sa mga tao at hindi maunawaan kung anong dahilan kung bakit nagagalit ang mga elementong ito. Pero mga duwende nga kaya ang dapat sisihin sa kinasapitan ni Ginang Teresita? Noon nagpa siya si Mang Benji na patingnan sa doktor ang sakit ng asawa, sumailalim daw si Ginang Teresita sa iba't ibang laboratory tests. Tinignan nga nila, tinignan yung dugo, bihi, dumi, tapos tinignan yung puso, lahat yung laman loob kung may side effect na kung sa bukol. So, ayun ang lahat ng findings ng doktor, laboratory. Wala namang makita. Dahil negatibo ang nakuhang resulta ng laboratory tests, inutos daw ng doktor na sumailalim ang asawa sa biopsy. Binulagan namin November 3, sabi ng doktor, wala pa raw yung titingin na espesyalista tungkol sa biopsy. So, pinababalik kami ng November 10. Binulagan namin November 10, wala pa rin. Dahil di umano sa tagal ng resulta at kakulangan na rin ng panustos sa pagpapagamot, hindi na raw nila nakuha ang resulta ng biopsy. Sabi ng misis ko, wag na. Puro gastos lang nangyayari sa atin. Wala naman nangyayari. Para magkaroon ng posibleng eksplanasyon sa sakit ni Ginang Teresita, hiningi namin ang opinyon ni Dr. Paul Santos, isang internist. Maari raw na isang uri ng agresibong cancer na kumakalat sa balat ang naging karamdaman ni Ginang Teresita. Pwede yung isang uri nga ng white cell, isang klaseng puting dugo, white cell, na nawala ng control at dumadami ngayon at kumakalat, ang tawag doon yung cutaneous T-cell na lymphoma. Maaring isang sintomas nito ang pangingitim at pagsusugat ng balat ni Teresita, kasabay ng lumalaking bukol sa kilikili. Ang isa pang pwedeng eksplanasyon,
ay yung tinatawag namin na paraneoplastic syndrome, okay? Pag ang balat natin nagtutuyo, okay, nagtutuyo, nagkakabitak-bitak, nawawalan ng tubig, nagiging prone talaga yan na pasukan ng mga bakterya, okay, at kung anumang infection. And pag nagkaroon na ng infection, doon mo na makikita na nagsusugat, minsan nagnanahana pa. Ayon pa sa doktor, wala raw siyentipikong basihan na duwende nga ang nasa likod ng sakit ni Ginang Teresita. Well, kami sa medisina, hindi naman kami naniniwala sa mga duwende, sa mga matanda, or kung ano pa man. Ano? Meron kami talagang nai-offer ng mga medical explanation, mga scientific explanation. Tulad nga sa kaso ni Mrs., meron tayong mga naiisip na mga posibleng explanation. Isang magandang bahay. May kamat kasangkapan pa. Ngunit hindi pala tao at hindi rin hayop ang dito'y nakatira. Pinakilala sa amin ni Anthony sina Joy at Michael, mag-asawa na may mga alagang duwende. Ipinakita nila sa amin ang punso kung saan raw nakatira ang mga lamang lupa at ang dalawang bahay na ipinagawa nila para sa mga ito. Ito yung bagong bahay na ginawa nila, pero actually, parang hindi naman tinitirhan to eh. Hindi nila tinitirhan kasi ang original na bahay, ito, which is mas gusto nila, no? So ngayon ha, nakikita niyo sila ngayon? Yes, andyan. Mga nandun sa sulok ngayon, medyo nagugulat. Actually, bago nga tayo pumunta eh, meron akong nang narinig na gumapang sa mga dahon. Wala naman akong nakitang idea ng kahit anong hayop o insekto. I think for your experience, no, pwede kang mag-alay ngayon dito. You can say sa puso mo, sa bibig mo, if ever, pwedeng tahimik lang, maiintindihan nila. Make a wish na kahit ano, yung parang imposible mong makuha, parang hindi mo masabing coincidence. Ganito usually ang inaalay. Mag-aalay tayo ng mga bagay na matatamis, especially yung less ng salt o kung mga mare, walang salt. So pag inaalay mo to, sabi mo, kaibigan, ang patatawag mo sa kanila, mga kaibigan, tanggapin nyo ito bilang alay ko, kayo na bahala sa akin. Magandang hapon ho, mga kaibigan. Tanggapin niyo po ako bilang kaibigan niyo rin. Pakitanggap po itong aking munting alay para sa inyo. Salamat. Taliwas sa nangyari kay Teresita, ang mga duwending nakilala ng mag-asawa ay wala raw ibang hatid kundi biyaya. Miss Joy, pakikwento naman muna kung kailan tsaka paano nagsimula yung swerte ninyo sa duwending nga. Bata pa ako. Talagang pag nananaginip ako, nakipaglaro ako sa duwende. One time pinakita nila sa akin yung ginto, pera, pinahawakan yung isa-isa. Pero may pagkain. Ang una kong pinuntahan is pagkain. Usually test yun eh. Sa isang tao tsaka duwende, papipiliin ka talaga ginto, pagkain, ano. Ang bata o kahit sino, pag pinili palagi kayamanan, bagsak yun. Usually ang gusto nila yung hindi mapaghangad. Kaya doon palang isang test yun na pumasa si Joy. Nang biglang may tumubong lupa sa tabi ng kanilang bahay, agaran nitong pinatingnan ni Mike kay Anthony. Sabi niya may nakatira dyan, pagawan mo ng bahay. Yung day na yon, yung gabi na darating, may derby kami. Dumapit ako sa kanila, sabi ko, kung gusto niyo magkabahay, pagbigyan niyo ako ngayong gabi. Kaya naniwala ako. Nag-champion kami ng derby. So nagkapera ako noon. Kinabukasan, kahit puyat ako, kahit gusto ko matulog, matupad ko lang yung pangako ko sa kanila. Namili talaga ako ng materials, pinagawa ko. May hinihingi ba silang kapalit sa ganun? Wala yon, hindi totoo yon. Ang kapalit na hinihingi lang is katulad din ng ordinaryong tao. Pagmamahal, pag-aaruga, bigyan mo sila ng bahay, bigyan mo sila ng pagkain. Usually ang araw na napipili palagi ng pag-alay is Biyernes. In what form yun? Ano yung mga inaalay? Pag duwende talaga,
kailangan dyan matatamis. Hanggang maaari yung walang halong asin. Ang balat nila maihalang tulad natin sa nakakita na ba kayo ng bulate na nilagyan ng asin. Natalsikan sila ng kahit anong bagay na may asin, pumuputok yung balat nila eh. That's why yung naihian ng mga tao, no, doon galit na galit sila kasi nasusugat talaga sila sa ihi pa lang alone ng tao. So that's why doon tayo mag-iingat, magpapasintabi tayo. Hindi lamang sina Joy at Michael ang may mga munting kaibigan sa kanilang pamilya. Maging ang pinsan ni Mike na si Addy ay meron din. Ito yung isang bahay ng duwende na mas malaki. Okay, pag-aari ni Madam Addy. So, natuwa naman sa kanila at bilang biyaya nakikita natin. Ngayon, yung original na kinilalagyan, isang resort na. May mga swimming pool, meron silang mga paupahan na mga cottages at mga rooms. Yan yung biyayang nakakuha nila sa pagbibigay ng aruga. Sa ngayon, ha, wala naman silang gustong iparating sa atin. Wala silang gustong sabihin. Sa atin naman, medyo natutuwa yung isang babae na duwende sa'yo. Yan na sigurado. Actually, naka-golden yellow ang damit niya ngayon. So yun na natutuwa sa'yo at dalaga yun. Para mabigyan ng anyo ang duwende para sa mga taong wala ng tinatawag na third eye, kumuha kami ng isang artist para iguhit ang itsura ng duwende ayon sa pagsasalarawan ng psychic na si Anthony. Una niyang ginuhit ang matandang duwende raw na alaga ni Addy. Prominente yan, kaya medyo nagiging seryoso yung mukha. Tapos balbasarado siya, pero yung lips niya medyo malaki. Okay, yung tenga niya, yung common tao, patutulisin mo lang. Pero yung lobe, yung pinakababa ng tenga, medyo bilog. Ipinaguhit din namin ng anyo ng iba pang kasamahang duwende, kabilang na ang isa sa mga alaga ni Joy. Pati na ang babaeng duwende na natutuwa raw sa akin. Yung mata niya matapang, parang yung mata ng mga kagamigalis na babae. Parang kailay niya. Okay, so tapos na yung araw dito sa Batangas. Papasukin natin ulit yung bahay nung duwende dito para tingnan natin kung ano, mabawasan yung inalay ko kaninang hapon. So, pasok tayo. Isa-isa naming sinalat ang mga tsokolate para tingnan kung meron nabawas sa mga ito. Pero tila nag-aatubili pa ang mga sinasabing nila lang kung katanggap-tanggap nga ba sa kanila ang mga inalay kong matatamis. Wala pa rin nabawas sa mga tsokolate. Ang mga punso raw ay sinasabing tirahan o taguan ng mga duwende. Pero marami rin magsasabi na baka anay o mga langgam lang ang nakatira dito. Ang punso ay isang depiction lang para ito ay daanan. Para daanan nila sa mas malaking kaharian nila o bahay nila. Pero kung ikaw, sisirain mo lang ng walang dahilan, may mangyayari kung sakaling merong nakatira o merong dumadaan doon. Para malaman ko ano nga ang nasa loob ng isang punso, nagpatulong kami kay Dr. Akda, isang eksperto sa mga insekto o entomologist at profesor sa UP Los Baños. Ang mga punso, ito ay actually pwede nating sabihin na part ng bahay ng mga anay. Dito sa mga lugar na mainit, madaming anay, may mga species na naggagawa nitong mga mound o termite o mga structure na ito para maprotektahan yung sarili nila sa mga natural enemies nila o sa panahon kasi mainit. Para patunayan kung ano nga ang nasa loob nito, ipinakita sa amin ni Dr. Akda ang halimbawa ng isang punso. Pag hinukay mo ito dito sa ground level, sa gitna ng punso, okay, nandun yung queen, may royal chamber doon, nandun yung queen. Itong species ng alien na ito, itong tinatawag na Macrothermes gilbus, mound
building termite of the Philippines. Malaki yung ulo nito. So pag makikita mo, pag kinulosab mo yung anay, yung soldier niya, malaki yung ulo. Actually, madami na kaming nasisirang mga puso dito. So kung merong mga supernatural phenomena na associated sa pagsisira ng mga puso, eh yung aming mga technician siguro eh kung saan na napunta o kung ano na nangyari. Kung hindi kinuha ng mga duwende ang alay ko, mga anay lang pala ang nasa loob ng kinakatakutang punso. Paano naman kaya maipapaliwanag ang mga swerteng dumadating kina Mike, Joy at Addy simula nang mag-alaga raw sila ng duwende? Ibinahagi namin kay Dr. Marot Flores, isang socio-anthropologist, ang kwento nila Joy, Michael at Addy. Siyempre, di ba lahat tayo kasi lalo ang Pilipino, lagi iniisip yung swerte. Saan yung swerte siguro ito? Laging nag-iisip na anuman ang dumating sa kanya ay dahil sa luck, no? Sa swerte. Malakas sa atin yung swerte at saka malas eh. Baka naman masikap sila na mag-asawa, nagkakataon na dahil sa kasipagan nila, they receive, no? Yung the fruits of their labor. Minsan, pag may mga pangyayari sa ating buhay na hindi maipaliwanag ng siyensya o lohika, humahanap daw tayo ng kasagutan sa ibang lugar o paraan. Bahagi ng araw ng ating kultura ang paniniwala sa mga nilalang na tulad ng duwende. Pero sa panahon ng kagipitan, dapat maging bukas din tayo sa paliwanag ng siyensya. Dahil kung hindi, maaaring kapahamakan ang ating kahantungan.